Okay, guys, good evening. So for today, we will be having our tutorial, Major Self before the midterm exam. So as of now, meron tayong 111 na attendees. So kindly message na rin yung iba nyong aklase. Kasi I think nasa around 200 tayo. Or less 200, considering na 8 sections yan, tapos dig to 30. So, dapat mga 240, more or less. Okay. So, guys, as part of our tutorial, again, may sinend sa inyo yung inyong mga class rep. So, at the end of this session, meron akong pa games. Ano? Meron naman yung prize. So, titingnan ko lang kung may natutunan kayo sa lecture natin. Ano? So, yun lang. Wait pa tayo siguro ng start tayo ng 7:05. Message na lang yung iba pa kasi nasa 110 pa lang yung ano natin. Okay? Okay, so guys, simulan na natin. Ano? So before we start, may I ask everyone to get your calculator kasi kayo yung magbibigay sa akin ng sagot doon sa mga makocompute natin. And if you can open your cam para at least kita ko rin yung mga nilelecturean ko, mas maganda. Ano? But if you feel uncomfortable na off cams, wala rin naman problema. So, you may capability na magbukas ng cam para at least kita ko rin naman kayo. Okay? So, let's start. So, for our first problem, we have here a beam which is supported at point A. So, yan ay isang roller. And at point B, meron siyang hinge. So, neglecting the mass of the beam, compute the reactions at A and B. So, at this point, meron tayong concentrated load na 2 kilonewton acting upward. And then,
At 6 meters away from A, meron kang counter, may counterclockwise kang moment na may unit na or may value na 12 kilonewton meter. And you have here a uniformly varying load, so triangular yung shape niya, na 1 kilonewton per meter. So first, gaya ng dati, during our class, alamin muna natin yung mga direction ng mga reaction for the supports. Okay? So again, mag-assume lang naman tayo. And if sakali namang mali yung assume natin, so the negative sign will tell you na mali lang yung direction. Okay, so for AY, I think i-assume ko muna siya na downward. Ano? Kasi meron ditong 2 kilonewton na patulak pataas. So I'm thinking na kailangan niyang i-resist to. So let's just say na yung AY niya is going downward. Next, at point B, so since meron kang downward, uniformly increasing load na downward dyan, so assume ko to as upward. So BY, and yung BX natin, I could say na yung BX is just equals to zero. Since wala namang horizontal load na applied dun sa ating beam. Okay? So again, sa ganyang mga tipo ng problem, you have 3 equilibrium equations na pwede mong gamitin. And as I've said during the lecture, laging mong pinakaunang gagamitin is yung summation of moment. Okay? So between A and B, I think it's better if dito tayo sa point B, mag-take ng summation ng moment because of this load. Ano? Para at least, yung centroid niya is nakadikit na mismo dito sa point B. Or kung titingnan nyo to, that is just 1/3 nung span ng 6. Kasi nga, di ba, parang gagawin mo siya or i-convert mo siya into a concentrated load by considering the area of this triangular load. So, gawin natin, ano? So, ayan. So, let's just say na nandito yung concentrated load na equivalent nitong uniformly increasing load na yan. So, para makuha yung value ng concentrated load na yan, so that is just 1/2 or area nga nitong triangular load na yan. 1/2 of 6 and then times 1. Or that is equivalent lang, so 6 divided by 2 or that is 3 kilonewton. And yung distance niya away from point B. So ano nga yung centroid ng ating triangle? Diba 1/3 lang ito ng base? Or that is just 1/3 of 6 or that is equals lang saan? 1/3 of 6. Or that is equivalent lang sa 2 meters. Okay? So, again, ang assume nating positive is yung counterclockwise since yung AY mo, in-assume natin nga siya na downward direction. So, by taking summation ng moment, assuming counterclockwise moment as positive, I will take summation ng moment at B equals to 0. So, the equation will be AY multiplied by the distance of 6 plus 3 plus 3 or that is 12 meters is equals, so again, kapag nasa kabilang side ng equation, ang positive na ngayon is yung clockwise direction. So itong 2, so anong moment ang ma-produce niya with respect sa B, di ba clockwise, therefore it will be positive. And then yung distance niya, so that is 3 plus 6 or that is equivalent lang sa 9 meters. So guys, since summation ng moment ang pinag-uusapan, i-consider natin yung 12 kilonewton meter. Okay? So since moment na yan, wala kang distance na i-multiply dyan. Ha? So since ito ay counterclockwise and nasa abilang part na equation, therefore, that will be negative 12. So again, walang distance na isasama. And then, what else? So itong na-convert natin na concentrated load. Ano? So that is acting or that has a magnitude of 3 kilonewton downward, and anong moment ang na-produce niya? Also counterclockwise, okay? So ang ikot niya again is, counterclockwise. So magiging negative siya kasi nasa abilang side na ng equation. Or that be negative 3 and then multiply by 2. So what will be the value of AY? Pakipindot naman. So 2 times 9, minus 12, minus 6. And then divided zero by 0. Okay, so that is 0 kilonewton. Okay, so may value na tayo ng AY. Next, to solve for BY, so that is just simply equals lang sa summation of forces Y. So by assuming upward direction as positive,
equals to 0. So we will have by. And then again, automatic, ilagay mo agad yung equals. Ano? So ang mangyayari lang, sa kabilang side, yung pababa na po ang magiging positive natin. Okay? So etong 2, since pataas yan, so that will be negative 2 kasi nasa kabilang side na ng equation. And then, eto, yung concentrated load natin na pababa, so plus 3, or that will be an answer of 1 kilonewton, which is downward. Okay? So By is 1 kilonewton. So eto na lang yung mga sagot. Ano? Nakuha na naman agad natin. So hindi mo na isasama si moment, okay? Kasi yung equation natin is summation of forces lang. Again, yung 12 kilonewton meter is a moment. So wala siyang kinalaman dito sa summation of forces Y. Okay, so these are the answers. So guys, ang copy naman itong solution manual, i-send ko na lang doon sa GC. So kahit hindi nyo na siya kakopyahin, ano, para at least marami tayo. So I think may ready ako dito na around more or less 10 problems na isosolve natin. Alright? So let's proceed with the next problem. So do you have any questions so far? So I assume wala naman, ano? So next problem tayo. Ayan. So the machine part of negligible weight is supported by a pin at A and a roller at C. Ayan. Merong ibang position ng ano, hindi siya horizontally pantay. So determine the magnitude of the forces acting on the part A, this is support A and C. Alright. So para dito sa point A, ayan. So since hinge yan or pin, so meron tayong dalawang reaction ulit. So since meron akong downward force dito, so let's just say na ito ay pataas, AY, and then let's just say na AX is going to the right na lang, kung wari. Okay? And then sa roller, again, ang property ng roller, ang reaction niya is always perpendicular with respect sa surface. Okay? So meron ako dito, so pangalanan ko to as reaction C. Alright? So, as you can see, naka-incline kasi yung ating reaction dito. Okay? And if this is theta, okay? So, ito, merong ang theta. So, alamin natin kung ano yung angle na yun. Okay? So, ano ba magiging angle na yun? So, this is perpendicular. And then, kung pag gumawing ako dito ng horizontal plane, so, ano ba to? I think this is, teka lang ha. Magawa ako dito ng perpendicular bisector. Okay? So, ano yung magiging value nito? Ayan. Kapag perpendicular siya dito, then this will be 90. And ano yung angle na equivalent ito? So, kung 90 to and 40 to, ilan ito? 50 po. 50. Okay? And then, if this is 50 degrees, and considering na ito ay perpendicular, ano yung magiging value natin ng... I think pwede na pala siguro natin ano. So ito 4 will be equals to saan? Kung ito ay perpendicular. So 40 degrees. And again, kung ito ay perpendicular, therefore, ito. Itong angle 50. Na ito. So 50. Okay? So this is 50 degrees. Okay? So, kakailanganin natin yan since kailangan natin makuha yung component ng mga forces na yan. Okay? So, I think, it's better nag-overlap na. So, pawiin ko na lang yung mga sinulat kong ano ha. Kailangan ko na lang, nalaman natin na yung angle na yun is equals lang sa 50 degrees. So, pawiin ko na lang po ito para at least hindi siya nakakalito. Ayan. So, meron tayong 50 degrees dyan. Therefore, pwede natin kunin yung component nitong C. Alright? So, para makuha yung component, yung Y component niyan, or yung C sub Y, is equals lang sa C multiply by sine 50. Okay? And para naman doon sa X component, so, pangalanan natin siya C sub X. So, that is equivalent lang sa C multiply by cosine 50 degrees. Okay, so again, by applying the equilibrium equation,
Alin ba dyan yung pwede nating unang gamitin para makapag-solve ng unknown? Anyone? Moment po. Summation moment. Moment. Okay. So mag-moment tayo. Let's just say na mag-moment tayo dito sa point A. Okay? So kapag nag-moment tayo sa point A, makukuha natin yung value ng C. Since yung CY and CX is in terms of C. Kaso nga lang, ang concern natin dito ay ano yung mga distances. Okay? So, una, i-isolate muna natin itong triangle na ito. Kasi kung makikita nyo dito, makaka-form kasi tayo dito ng triangle. Ano? Ayan. So, ang kailangan ko kasing distance dyan is itong distance na ito or yung base ng triangle na nagawa natin. Ano? So, kailanganin kasi natin yan kapag nag-moment. So, ito, ilat na lang natin x and itong height niya. So, ilat na lang po natin ito as y. Okay? So, kapag in-isolate mo yan, so we have here y, this is x, and yung hypotenuse niya, or yung inclined distance, is 400. And then, this is 40 degrees. Okay? So, para makuha yung x, so that is simply equals lang saan? Diba 400 cosine of 40. And yung y, so that is equals lang, oops, wait. And then yung y, purahin ko lang. So yung y is equals lang sa 400 sine of 40. Okay? So, ayan. So I think pwede na tayo mag-moment. Ano? So ang gawin ko na lang, burahin ko lang ulit yung mga nag-overlap para at least hindi napapatungan yung mga senses. Ayan. So again, ang gagawin ko, I will just take summation ng moment dito sa point A. So ano ba moment na na-produce dito? So sige, sabihin ko na lang na yung counterclockwise direction moment ang magiging positive. So when I take summation ng moment at A equals to 0, so unahin ko itong CX ha. So ang mangyayari, yung C, since component na lang lahat yan, tanggalin na natin to, okay? Para at least hindi masyado nag-overlap yung mga given natin. Ayan. So, unahin ko yung CX. So, yung CX, or that is C, cosine 50, and then what is its perpendicular distance with respect sa A? Diba yung Y? So, multiply by 400 as sine 40. So, take note pala guys, yung unit natin is in mm. So, hindi ko naman siya kailangan na i-convert since doon sa kabilang side ng equation is naka-mm din siya. So, any conversion na gagawin mo is maa-cancel lang din naman. Okay? So, next. So, anong moment ang maproproduce ng CY natin? Paano siya iikot papunta kay A? Diba clockwise? Therefore, that will be minus C sine of 50 and then multiply by the distance. So, ano yung distance niya away from point A? So, yung distance na kailangan natin consider is ito. Ano ha? So, from this point hanggang dito. Kung hindi kita yung ano, orange na lang siguro. So, ito ang distance na to hanggang dito. That's why kinompute ko yung x, okay? Kasi itong kailangan ko makuha ng distance. So, itong m. So, paano mo makukuha yung m na yan? Ma-minus po. Ma-minus. Kasi ito, di ba ito 200 and then ito 250. So, 200 plus 250 minus x, so makukuha natin yung distance m, okay? So, yung m again is just equals lang sa 200. And then plus 250, and then minus yung x, from where yung x is ito nga, 400 cosine of 40. Okay? So, yun lang yan, ana. So, ito yung para sa m. So, isulat na lang din siguro natin dito. Ayan, so that would be 200 plus 250 and then minus 400 of cosine 40. So again, this value is just yung distance m mo, this one. Ano? Okay? And then,
lagyan na natin ng equal sign ulit doon sa kabila. Ano? Kasi, again, as I said during our lecture, lahat ng mga unknown value is pinipili ko is nasa kabilang side ng equation. Lahat ng may mga value is nandito sa right side. So again, kapag nasa right side, yung clockwise ang magiging positive natin. Okay? So equals lang po yan. So unahin ko muna yung moment. So as pasaan yung ikot ng moment mo? Yung 2.4 kilo Newton meter. Ito pa pala, no? Naka-meter pala to. So therefore, since sa mga unit natin is naka kilonewton mm, di ba? Lagi ko dito. Kilonewton, tapos ito mm. Ito na kilonewton din, tapos ito naka mm. So, kapag sinulat natin yung 2.4 kilonewton meter, so kailangan ko rin siya madala sa mm. So, ito na lang meter, yung ko-convert ko papunta kay mm. That's why, saan ko imumultiply itong moment para maging kilonewton meter? So, ilang meter, ilang mm nga sa isang meter? 1,000 po. So, 1,000. So, imumultiply ko to ng 1,000 mm per 1 meter. Para ang unit niya is na-satisfy natin na naka-kilonewton mm yung unit natin ng moment. Okay? Or pwede namang vice versa. Ito, i-retain mo na kilonewton meter. And then, yung mga distances natin dito, siya ang i-convert mo to meter. Okay? Pero para lang din mas kakaunti yung conversion na gagawin, ito na lang moment ang kinonvert ko. From kilonewton meter, ginawa ko siyang kilonewton millimeter. Okay? I hope we're clear on that. Ano? And then, next, ano pa ba ang isa ko consider nating force? So, isasama mo rin itong 3 kilonewton. So, ano yung ikot niya? Papunta kay A. So, di ba clockwise then? Therefore, positive. So, positive 3 kilonewton and then multiply by its distance. So, 200 plus 250 plus 300. So, 3 times 200 plus 250 then plus 300. Ayan. So, what will be the value of C? So, para hindi lang din kayo nahihirapan, so siguro unahin nyo munang pindutin to. Ano? So, cosine 50 times 400 sine 40 minus sine 50 quantity of 200 plus 250 minus 400 cosine 40. So, ano yung sagot dito in terms of C? Ito muna yung unahin natin. Ano? Pero yung mga sanay na, so ano na lang yan? Pwede naman diretso na sa algae. Ano yung lumabas dito ang value? Ito lang muna. Yung cosine 50. Tsaka ito. Apat. Sakto ba ang 2.8? Apat na zero, sir, bago yung 6. Ah, 2.8 na lang, no? And then ito, ano yung lumabas dito? Makipindot naman. Four, six, fifty po. Okay. And then, tsaka nyo i-divide. So, ang ating magiging sagot is in kilonewton. So, 4650 divided by 55.28. Ano po yan? 84.1172. Okay. Ayan. So, meron na tayong value ng C. And then next, how can we compute for the value of AX and AY? So, unahin muna natin yung AX. Paano natin makocompute yung value ng AX? Summation forces ng X po. Okay, so by considering summation of forces X,
So assume ko na lang na yung lahat ng paanan ng positive equals to 0. So yung ax mo is just equals dun sa c sub x. Ano? Or that is c na 84.1172 and then multiply by cosine of 50. So what will be the answer here? 54.0695. So kilo Newton. And then para naman ma-compute yung AY, ano yung gagawin natin? Summation forces Y naman po. Okay, so summation of forces Y. So para doon sa summation of forces Y, wag ka kalimutan na. Kasi by considering the whole figure, meron pa tayong 3 kilonewton, which is pababa naman. Ano? So yung AY mo, so that is equals lang sa CY or yung C sine 50. So that is 84.1172. So sine of 50. And then plus yung 3 kilonewton. So what will be the answer here? 67.4375. 4375. Thank you. Ayan. So ito yung mga components ng reaction sa hinge. So again, as I've said, kung gusto mong kunin yung total nito or kapag pinagsama mo yung component, so just take the Pythagorean of that two. So ax squared plus ay squared. So what will be the answer of a here? Pero ito guys, accepted na as answer to. Ah. Pwede nyo nang i-box yan. Pero just in case lang ipahanap yung kabuuan ng reaction sa A. So ito yung gagawin nyo. So ano po yung sagot dito? So i-box ko na rin to. Eighty-six point four three six nine kilonewton. Okay. And again, yung A na yan, so meron niyang corresponding angle of inclination with respect to sa x-axis. So para naman makuha yung theta na yun, so that is just simply arctangent lang po ng AY over AX. So kunin na rin natin para kompleto. Fifty-one point two eight degrees po. Sakto ito. Inano na po, inestimate na po. Dalawa pa, dalawa. Kapag po apat, iano, 2783. 2783. Point so, lagi tayong ano, lagi tayong 4 decimal places. Ayan. Sige po. Okay. So, these are the answers. Okay, so any questions? Yes. Raven. Sir, paano nga po ulit nakuha yung angle po dun sa ano, sa C po? Ah, sa C? 50 po. Ito, kumuha tayo dito ng perpendicular bisector. Ano? So kapag ito, nag-drawing ka ng straight line, ito 40, ito 50 degrees, 90 degrees. Therefore, ito is 50 degrees. Kasi ang total angle niyan lahat dapat is 180. Ngayon, ito kasi, itong CX at saka ito, naka 90 degrees din yan. Ibig sabihin, kung 50 to, ito 40. Ngayon, ito, sabi ko nga, yung C mo kasi, ayang C, is perpendicular din with respect to sa inclined surface. So, ibig sabihin, may 90 degrees ka dito. Eh, ito ay 40 degrees na nga. Therefore, ito is 50 degrees. Okay? Thank you, sir. Yung isa pa, Dexter. Sir, clarification lang about sa forces acting sa isang roller. Nakasulat po ba sabi kapag po roller, isang force lang. Oo, isa lang lagi kapag roller, perpendicular lagi. Basta po pag nakatagilid, matik, dalawa na po yung kanilang. Oo, kasi ang nangyari dyan, kinuha lang natin yung component nung simo. Pero hindi ibig sabihin na dalawa yung reaction mo doon sa C. Kumbaga, may component lang yun. Kahit yung isa.
Since naka-incline na yung surface natin. Ano? Thank you, Pat. Okay. Alright. So, next. So, guys, nag-prepare ako dito ng isang example na merong fixed support. So, again, kapag fixed support, guys, dalawa kasi yung ating reaction dyan. No? Meron kaya, sino kaya ito? Outside University of Batan. Taka-UB naman siguro ito. Okay, so kapag fixed support, guys, again, tatlo yung reaction natin. Meron kang going to the X, meron kang going to the Y, and meron siyang moment reaction. Okay? So nangyari lang dito, eto nga. May fixed support ka dito, and then ito yung mga loadings na binigay sa'yo. Okay? So, mag-ano lang tayo ng mga direction ng reaction. So yung moment reaction nito, i-assume ko na going counterclockwise. Kasi ang function nga niya, kung i-consider mo yung point A and mag-moment ka, itong lahat ng load na to will produce a clockwise moment. Kaya ang goal ko or yung goal ng support mo is kontrahin yung clockwise moment na maproproduce ito. Kasi kung titingnan mo, di ba, iikot siya ng paganon. Paganon ang ikot ng mga forces mo. Kung ito ay may vertical component, so paganon pa rin. Kung may horizontal component, ganon pa rin siya iikot. So kailangan kontrahin ng iyong support yung moment na maproproduce ng mga bawat forces na yan. So ito yung gagawin kong M sub A o yung moment reaction do sa fixed support. Again, kapag fixed, laging tatlo. And then aside from the moment reaction, meron siyang going in the Y direction. Or ito, sabihin ko as AY. So sinabi kong pataas kasi lahat yan ay magiging pababa. And then how about yung ano kaya niya, yung AX, pakaliwa ba yan or paanan? Pakaliwa siya. Paaliwa. Kasi ito, 400 newton, yung X component niya is papunta sa kanan. So, kailangan kontrahin niya yung magiging pakanan na reaction, pakanan na force. Okay? So, ito yung is magiging AX natin. So, ito guys, medyo nag-blurred lang. So, ito ay 60 degrees, ha? So, this one is 60 degrees. This is 3 meters. So, this is 1 meter, 1 meter, 1 meter. So, 400 kilo... 400 newton, 30 degrees, 200, 200, 200. Okay? So, ano kaya yung gusto, ano yung gusto nyong unahin na i-compute natin? Any of the three naman, may mapapalabas naman agad tayo. Anong equation yung gusto nyong gamitin doon sa tatlo? AXL. Okay. So, mag-summation ng forces X muna tayo para makuha yung AX. So, para makuha yung AX, that is just simply summation of forces X, assuming to the left forces as positive. So, we will have AX is equals to yung 400 multiplied by cosine of 30. So, ito na yung sagot. What is AX? 346.410120. Opo. Okay. So, ayan yung isa. And then, ano sunod? Ano yung susunod natin? AY na po, sir. AY po. Okay. So, assuming upward direction as positive, take summation of forces Y equals to 0. So, we will have AY is equal, so again, lahat ng pababa ang magiging natin. Sa kabila, positive yung pababa. So, 200. So, i-times ko na lang ng 3, ah, kasi tatlo yan. 200, 200, 200. And then, plus, so again, yung X component niya is ito, 400 cosine 30. And then yung Y component is also downward. So that is 400 sine of 30. So plus 400 sine of 30. So we will have an AY of? 800 po. 800 po. Sakto. Okay, so 800 newton. And then yung moment reaction, so magmo-moment ka lang doon sa point A. So, gagawin ko na lang, since ang direction ng aking moment reaction is counterclockwise, counterclockwise na lang din yung gagawin kong positive. So, take summation ng moment dun sa point A equals to 0. So, andyan yung moment A mo, ayan, or yung moment reaction, is equals to, so, kailangan ko makuha itong distance na to. Ano ba ganun? Ito. So, from this point, hanggang dito, kailangan natin makuha yung distance na yan. So, ano yung distance na yan? So, pangalanan ko as distance M. Paano ko makukuha yung distance M na yan?
Sine 3 cosine 60. Okay, so 3 cosine 60. So yung M mo is just equals to 3 cosine 60. Okay? So balik tayo dito. So unahin ko yung 200 Newton eh. So 200 and then multiply by the distance of M na 3 cosine 60. Anong value nito? 1.5 nga ba to? Yes, sir. Okay. So kunin na natin yung ano para hindi masyado mahaba. So that is 1.5 and then plus 1, okay? Then plus yung sunod na 200. So yung distance niya is hanggang dito. Ano? Ayan. So ano yung distance ayan? So 1.5 plus 1 plus 1. So diretso na natin. 1.5 plus 1 plus 1. 3.5 na. So plus 200. So plus 1 mo lang ulit. So 3.5 magiging 4.5. So yung isang 200 ito ha. Yung distance na to. So dinediretso ko na lang. Kasi ito 3. And then plus yung M na 1.5. So magiging 4.5. So, same distance din po, ano, dun sa 400 sine 30. Ayan. So, plus 400 sine 30 times 4.5. And then, ano pa? Ito, yung X component na mag-produce lang din ng clockwise movement. So, kadugsong pa to ha. So, 400 of cosine 30. Ayun. So, kailangan ko makuha naman is yung distance na to. So, paano makukuha yung distance na yan? Sine 60 times 3. Okay. So, that is just equals sa 3 of sine 60. Yung distance na yan. Okay? So, times 3 sine of 60. So, what will be the value of MA? So, ang moment reaction, ang unit niya is naka-Newton meter. So, papindot na lang itong kabuuan na yan. Yung lahat-lahat niya. 3,900 po. 3,900 Newton meter. Okay? So, any questions? Okay. So, assume wala. So, let's proceed with the next topic. So, guys, in addition lang doon sa lecture natin, so, ito yung mga different types of trusses. So, para dun sa roof truss, ito yung ilan sa mga example or yung mga different type ng roof truss. So, meron tayong bowstring. So, ganito yung itsura niya. So, magkakaiba yung slope nito, mga top cord. And then, we have the double fink. Okay, so ganito yung itsura ng kanyang members. We have the double hoe. Dual pitch. We have the also fan shape. We have the flat, fink, gambrel, hip, hoe, inverted. Meron tayong king post. And we have the modified queen post. And then yung mga typical type naman ng mga bridge truss. So ito siya. We have the Pratt truss. We have the hoe truss. We have the K truss. Kung mapapansin nyo, no, a form siya ng letter K. Ayan. So, we have the Warren truss. So, Warren truss naman parang naka, ano ka na naman, W. So, meron ka namang Warren with vertical. So, nilagyan nyo lang ng mga vertical member. We have the subdivided Warren. We have the Parker. We have the Baltimore. And we have the Pennsylvania type ng truss. So, difference ng dalawa, ito, mostly triangular yung shape. Ano? Yung bridge truss naman, so dito sa ano niya, nagiging horizontal na siya. Okay? Dito lang nagkaaro ng ano na. Pero ano naman, mostly puro triangle shape naman yung nabuusan. Kasi yun nga yung property ng ating truss. Assembly ng members to form a triangle shape. Okay? So this is just for additional info. Para at least kapag inano sa inyo kung anong type of truss yun, ma-identify nyo kung anong tawag doon sa ano yun. Okay, and ito naman guys yung mga parts, yung mga typical part ng truss. So para sa roof truss, ito yung mga ano nila, parts. Ano?
So, tingnan nyo na lang tong top chord. Ang top chord kasi natin, itong nasa taas. Ano? From the term itself. And then, itong nasa baba, bottom chord. Okay? Tapos, yung mga nasa gitna, ang tawag sa kanya ay web. Pero as I've said, lahat yan, i-ano mo na lang as member. And then, yung mga dugsungan ng bawat member. So, yan yung mga joints natin. Pero ito yung mga, kumbaga, detailed part. So, ayan, may mga ano natin, ceiling batten o yung pinagpapakuan ng kisame. We have also the roof batten. So, parang purlin siya, no? Yung perlina, yung pinagdidikitan ng roofing material. Tapos may mga ibs siya. So, pasha board. Okay. Para at least alam nyo lang din yung tawag. And para sa bridge truss, so ito naman yung ano natin. So, kung mapapansin nyo guys, pareho silang merong top chord. Ano? So, again, yung top chord, yun na sa taas. And we have also the bottom chord. Yun naman nasa pinakababa. Ayan. Okay, so, ibibigay ko naman yung slide na to. So, at least, ano lang din. Basahin nyo lang din para at least ma-familiar kayo doon sa mga parts ng truss natin. Okay, so guys, in addition lang din do sa lecture, so meron kasi dyan topic na about zero force members. So yung mga zero force member, so from the term itself, zero force, so ibig sabihin walang force na kine-carry yung member na yun. So truss analysis using the method of joint is greatly simplified if we can first identify those member which supports no loading. So para daw mas mapadali yung method of joint natin, dapat by inspection alone, nakikita mo na kung aling mga members ang walang kine-carrying load. So yun nga yung tinatawag nating zero force member. So these zero force member are used, so ginagamit lang siya to increase the truss stability. Okay? So itong stability na to, later on, pagdating nyo nga ng structural theory, may computation kasi yan. Para malaman mo if yung determinacy ng structure, kung ito ba ay magiging unstable or stable. So may formula yan. So dyan mo bibilangin yung mga members, yung mga joints, tsaka support. So from that formula, malalaman mo kung stable ba or unstable or statically indeterminate. So when we say indeterminate again, that is unsolvable using equilibrium equation. So dyan ka mag-introduce ng another principle. So isang method sa pag-analyze ng mga yung complex truss, yun nga hindi siya masosolve basta-basta ng equilibrium equation. So doon siya ipapasok. May nai-introduce na pala yung bagong formula para masolve yung mga forces about member. Pero saan yun na problemahan yun? So ngayon, inaano ko lang, dinidiscuss ko lang kung tungkol saan ba yung truss stability. So ginagamit nga lang yung zero force member para ma-increase yung stability ng ating truss. So during construction and provide added support. Kung sakali daw yung loading mo is change. Kapag sinabing change, so it's either lumaki yan or ayun nga, i-apply do sa mga sa hindi sa joint, ano, kumbaga do sa gitna ng member ilagay yung load. So the zero force member of a truss can generally be found by inspection. So by titig method, ma-identify mo yung mga zero force member. So let's try for this example. So analyze natin yung truss. So again, malalaman mo yung mga zero force member by considering the joint of every of the truss. Ano? So i-consider mo lang yung lahat ng joint para ma-identify mo yung zero force member. So bigyan ko kayo ng example. Ano? So if you're going to take a look dito sa ating truss, dito sa ating joint A, ayan. So again, kapag gumawa ka ng X and Y axis, tapos nilatag mo yung mga forces, ano ba yung mga forces or mga members na nakakabit doon sa joint A? Di ba meron tayong member AF? So assume ko na lang na muna na tension. AF at saka yung AB. Di ba? So ano mapapansin mo dyan? Ano nga yung, anong equation nga yung pwede mong gamitin sa method of joint? Ano yung dalawang equation na ginagamit kapag method of joint? Or analysis pa on current forces? Okay, so forces X and forces Y. So sige nga, gamitan nyo ng forces X and forces Y. So forces X muna.
assuming to the right as positive, considering this free body diagram, ano yung magiging equation natin? AB equals to 0. AB is equals to 0 kasi wala ka namang ibang load na going to the x direction. And ganun din sa summation of forces y. So by taking summation of forces upward as positive, so we have AF. So kung mapapansin mo, wala namang ibang load. So that is a zero force member din. Aside from that, analyze the ano. So saan pa dyan merong zero force member? Saang joint? Sa E po. Sa E? Sa E, I think may value. Ay, meron po pala. Ano? Sa D po. Sa D? Ano? So kung titingnan mo yung D, bakit natin nasabing meron, wala sa D? So ito, meron siya member DC. So mag-assume lang ang direction na DC and sabihin natin DE. Okay? So kung magsasummation of forces X ka, tingnan mo, DE lang yung merong X component. Eh kaso nga lang, wala nang iba aside from DE. So DE is equals to 0. Okay? Ngayon kapag nagsummation of forces Y ka, though dalawa yan, but then again, yung DE mo is equals to 0 na. Therefore, kapag nagsummation of forces Y ka, yung DC mo will be just equals also to C, DE. Sabi natin ano yan? Ito ay theta. Sabi natin cosine. Eh kaso nga lang, cosine theta, yung DE mo nga is 0. Therefore, yung DC mo is 0 na din. Okay? So, aside from that, I think wala na namang ano, ibang zero force members. So, try ulit natin on another example. How about dito sa next example? Analyze. Para masanay din kayo. AB, sir. AD. Okay. Which is correct naman. Ano? Kasi kung titingnan mo yung AD, ang bawa, ito nga, di ba? So, ito yung mga members na nakakapit sa kanya. Meron akong sabihin natin na tension to. AD. Ito tension din, DC, and then ito, AD. So, ang gagawin ko, mag-a-adjust ako ng axis, okay? Ang gagawin ko, itong along AD and DC, ito yung gagawin kong X. And then itong AD, ito yung magiging Y-axis, okay? So, kapag nire-orient ko yan, di ba ganito yung magiging itsura niya? Ayan. Ito yung AD mo. Ito yung DC, tapos ito yung magiging AD. Ano? Inanong ko lang ha, itinihaya ko lang. So kapag nag-summation of forces X ka, may value yung AD at DC. Most probably may value yan. And then yung AD, kapag nag-summation of forces Y ka, sabihin natin Y prime. Kapag nag-summation of forces Y prime ka, wala nang ibang force na nag-going in the Y prime axis. So AD is also considered a zero force member. Okay? And then, sige, isa pa. Ano pa ang walang force? Aside from AD. So yung AC, ano? AC is also zero. So same principle, mag-adjust ka ng axis, ito ang gawin mong x-axis, tapos ito yung gawin mong y-axis. So mapapansin mo, ang meron lang y component is AC. And wala namang ibang load, wala namang load na nakalagay dyan. So yung AC mo is also equals to 0. Okay? So yan yung principle ng zero force member. So kapag may mga truss and kaya mo siyang i-analyze na agad at each joint, maganda ma-identify mo na yung zero force member. Para at least, ayun nga, makukuha mo na agad yung value niya, which is 0. Okay? So let's try another example. So ito naman may mga value. So using the method of joint, determine all the zero force member or the fink truss shown. Assume all joints are pin connected. So mag-a-identify tayo dyan ng mga zero force member. Okay, so ano yung mga nakita niyong zero force member? GC po.
GC, tama naman. Kasi kapag kinonsider mo tong joint G, gawa ka ng X and Y dito. Ito lang GC ang merong Y direction of force. Okay? So ito, wala naman na akapit na load dito. So that will be a zero force member. Okay? Pero kung ititingnan mo siya dito sa joint C, maiisip mo na ba merong value yung GC eh. Kasi kung makikita mo, lahat yan, merong Y component. Pero kung lilipat ka doon sa joint G, makikita mo yung connection niya, yung GC lang ang merong going in the Y direction. So tama na yung GC is a zero force member. Aside from that, meron pa dyang dalawa. A po. A ano? Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo lahat ng joint. And then sabihin nyo kung merong zero force member. FD, sir. FD. Good. Wala nga si FD. Ano? Kasi kapag gumawa ka dito ng X and Y axis, so ang gagawin ko na lang yung naka-shift yung axis. Ito yung gagawin kong X prime axis. Ito yung gagawin kong Y prime axis. So kung titignan mo yung Y prime axis, itong FD lang ang nag-a-act doon sa Y prime axis. Therefore, this is also a zero force member. Good. Next. Last. HB, sir. Member. HB. H. G? B po, B. HB. Ah, hindi si HB. Bakit? Kasi kung titingnan mo, meron ka dito ng 2 kilonewton. So, ang value ni HB is 2 kilonewton din na pag-anon. Ano? Kasi kapag gumawa ka dito ng Y prime axis and X prime axis, ayan yung kakalabasan ng ano mo. Na yung HB mo is equal sa 2 kilonewton. FC po. FC. Correct. So, kapag nag-consider ka ng joint F, ayan. So, di ba meron ka ditong, ito ha, joint F. Kapag nag-consider ka ng joint F, di ba ito GF, ito FE, ito FD, na sinasabi nga natin 0, and then ito, yung FC. Ngayon, kapag nag-summation of forces Y ka, since yung FD mo is 0, and itong dalawang member lang na to ang nag-go-going in the Y direction, therefore, yung FC mo is also 0. Okay? So, ano naman, okay, at least nagigets nyo na nakakakuha naman ng mga zero force member. Okay, so yan lang yung application nun. So, let's try to solve another thrust problem. So, ngayon, determine the force in member CD. So, markahan lang natin yung CD. Ito. JI. Ito. And JD. Ayan. So, medyo magkakalayo yung pinapahanap. Ano? So, isa dyan ay merong zero force member. So, aling kaya dyan yung zero force member? Yung may mga linya lang yung pinapahanap. JD po. JD. Okay? Correct. So, yung JD mo is equals to zero. Bakit? Kung titingnan mo yung joint D, so at joint D kasi, gawa ka ng X and Y. So, meron ka ditong CD, sabihin nating tension, eto DE, and this one as JD. So, kapag nag-summation of forces Y ka, wala namang ibang force na nag-a-act doon sa joint D na going in the Y direction, bukod kay JD. So, JD is equal to zero kilonewton. Okay? So, may isa na tayo nahanap. Next, paano natin mahanap yung member CD? Ay, ba't kumapit na naman to? Ayan. Paano natin mahanap yung member CD and JI? So, again, ilang methods nga yung pwede natin gamitin kapag nag-analysis of thrust. Diba dalawa? Method of joint and method of section. Kaso nga lang, since mga internal members yan o nasa bandang gitna, ano kaya yung gagamitin natin para mabilis natin ma-solve?
Method of section. Method of section. Okay, so ang gagawin ko, magkakat ako. So, unahin ko na lang siguro munang kunin si CD. Okay, so ang gagawin ko, ikakat natin yung truss natin dito. So, sabihin ko to as section 1. And for section 2, since itong JI yung hinahanap, so dito naman ako gagayat. Ano? So, again, kapag method of section, it's either left or right yung i-consider mo. So, again, kung alin na lang yung pinakamadaling i-drawing, yun na lang i-consider natin. So, guys, ang ibig sabihin pala nitong nasa baba, burahin ko muna yan. Ayan. So, sinasabi niyan, 12 meters, 6 at 2 meters. So, ang ibig sabihin ng 6, meron kang 6 span. So, 1, yung AB, BC, CD, DE, EF, and FG. So, yung AB, ang distance daw niyan is 2 meter. Same as for DE, BC, and so on. So, bawat span ng truss is 2 meters. Ano? Yun lang sinasabi niyan. Okay? Merong problems kasi na hindi, or merong mga example na hindi ibibigay itong 12 meter. So, sasabihin lang sa'yo, 6 span at 2 meter each. So, bawat span ng truss is 2 meter. So, in kabuuan, that is 12 meters. Kasi 6 span siya. So, 6 times 2. So, that is 12. Okay, so, wait lang ha. I-try ko kung pwedeng snipping tool na lang to para madali. Yun, ayaw naman ma-undo. Ayun. Pwede, pwede. So guys, again, before we can start solving the using method of section. So, ano nga yung una natin hinahanap? Bago tayo makapag-solve? Reactions po sa dalawang support. Oo, kailangan muna natin kumuha ng reaction. Pero kung i-analyze mo yung figure, ano ba yung mapapansin mo dyan? Symmetrical po. Symmetrical. Yung mga loadings mo, wala naman kasing kakaiba dyan. So, balance eh. Kumbaga, kung hahatiin mo siya sa gitna, kung ano yung nakita mo sa kaliwa, siya mo rin makikita sa kanan. Or in short, as a support, since balance lang yung loading na kine-carry mo, so ang mangyayari dyan, paghahatian nyo lang dalawa. And though ito ay hinge, di ba? Eh, wala ka namang going in the X direction of force. So lahat yan, ang reaction niya is lahat pataas. Ano? And ilan tong total? 6, 6, 6, 6, 6, so times 5, so 30. And then divided by 2, so 15 kilonewton sila. Okay, so ang ginawa ko na lang, again, ang kinonsider ko for section 1, so considering section 1-1, is yung left side na lang para madaling i-drawing. Ano? So ito yung ating reaction na 15 kilonewton. And then, saka lang, pumasok si Tala. And then, ang assumption nga muna natin is that i-assume muna natin na lahat ng forces sa bawat member is na attention. Okay? Pangit pala. Pwede na lang natin ganito. Ayan. Ito yung KJ. Ito si CJ. And then, ito si CD. Yung hinahanap. So, ano kaya magandang gawin dyan? Para ma-compute natin agad yung CD. Forces X at? Pag forces X, lahat sila may X component. Moment po. Moment. Saan tayo mag-moment? Point D. Sa point D. Eh, kapag point D, itong dalawang iikot. Ano? Tama naman ang moment. Kaso saan tayo mas maganda mag-moment? Saang joint? CD yung hinahanap, CD. J po. Tama. So, extend mo yung line of action ng mga forces kasi yung KJ at CJ is saan magtatagpo. Diba sa joint J? So, kapag dito tayo nag-moment, makukuha natin yung CD. Kaso nga lang, ano yung magiging value ng distance na to? Distance from J at saka CD. Tingnan mo yung figure.
So ano yung distance na to? 3 meters. Okay? So ilagay na lang din natin yung mga kulang na dimension. So ang bawat span nga dito is 2 meters. Ayan, lagay natin to. 2 meters, 2 meters, and then 2 meters. Okay? So again, moment tayo kay Joint J para makuha si CD. So assuming na lang na lahat ng counterclockwise moment will be positive, I will take summation ng moment at point J. So CD, and then multiply by its distance na 3 meters. So that is equal. So again, para hindi malito, lagyan mo dito. Kung counterclockwise sa kabila, dito clockwise yung positive. So unahin natin yung nag-produce ng clockwise moment. So ito, yung 15, yung reaction. So that is 15 times yung distance niya papunta kay J, perpendicular distance. So that is 2 plus 2 plus 2, or that is distance of 6. And then minus, so ito munang 6 na to. And then yung distance niya away kay J, so that is 4. And then minus yung 6 natin na isa with a distance of 2 meters. So ano po yung magiging value ng CD natin? 18, sir. 18. Positive? Yes po, positive. Okay, so 18 kilonewton. So tama na siya ay in-assume natin in tension. Okay? So last is para naman doon sa JI. So para naman doon sa JI, yung right side na lang yung i-consider ko para i-compute yung JI. Nandito ko na lang sa baba. Ano ko? So nasan nga si JI? Ito. So this is JI. JEDE. JE and DE. Okay. So guys, para ma-compute si JI, saang join tayo mag-consider or mag-moment para makuha yung JI? So latag ko na lang din yung mga distances. So ito is 2. Ito is 2. Then this is 15. Ayan. So guys, ang kailangan natin makuha is si JI. Ano yung equation na gagawin natin para makuha si JI? Moment. Moment saan? Sa E po. Tama. Moment tayo dito sa joint E. Okay? So gagawin ko na lang yung force na JI. Dito ko siya ipapapatakin sa point I. Ano? So alin ang mamamatay na component ni JI dyan? Yung Y po. Yung Y. Pero ano ba yung slope ni JI? Paano natin makukuha itong slope na to? Okay, by considering this triangle, ayan. Diba? So ito is 3, yung height. And then yung base niya, ilan ito? 6. So 6. So since divisible yan ng 3, so ano to? Diba ito mas magiging 1:2? And then square root of 5. Okay? So gets yun eh. Ito 3, ito 6. Same ano lang naman yan, same slope. So kaya nangyari, 1 vertical is 2 horizontal, tapos square root of 5. So na kung saan ang kailangan ko nga lang is yung x component niya. So anong moment ang maproduce niya dito kay joint E? So counterclockwise ulit. Ano? So I will take summation ng moment at point E equals to 0. So yung JI, so again, ang kailangan ko lang is yung x component. So I will multiply that by 2 over square root of 5 is equals, so again, sa kabilang side, e clockwise yung positive. So ano yung mga nag-produce ng clockwise moment? So ito, mamamatay na itong isang 6, di ba? Kasi tatama siya doon. So ito lang yung iikot, no? Itong 6
ng clockwise. So 6 multiplied by 2. And then itong reaction at G, so counterclockwise yan. Therefore, minus 15 times 4. So mukhang compression dapat yata itong GI. Pacheck naman, negative yan. So 6 times 2 minus 15 times 4. And then multiply by square root of 5 over 2. Negative 53 po. Negative? 24 po, square root of 5. 24 square root of 5. Negative siya na? Apo. Okay, so therefore, that is 24 square root of 5 kilonewton. So instead na tension, that should be in compression. Okay, so do you have any question regarding this example? Yes. Sino ba nagtaas ng kamay? Francis. Sir, sadyaga pong hindi ko kunin yung distance ng JI. Very good, napansin. So ang nakuha pa lang natin dito sa JI ay force pa lang. Wala pa tayong distance. So, ano yung distance ni JI? Ayan, medyo may papahanapin pa pala tayo. Ano? So, JI. Dito natin siya pinapatak. Therefore, itong distance na to, yung kailangan nating makuha. So, pangalanan na lang natin siya sa distance na Y. So, paano makukuha yung Y? 3 minus 1, sorry. 3 minus 1. Tama, 3 minus 1. Pero pakita natin sa iba ha, kasi tama naman na 1 yan. Kasi ito, 1 ito. Pero yung isang solution, ang gawin natin para makuha yung Y is mag-ratio and proportion tayo. So, i-check natin. So, kung ito'y magiging minus 1, 3 minus 1, so ito ay 2 meters. Ano? Check natin kung 2 meters nga siya. So, ang gagawin ko, etong malaking triangle at saka ito. So ito nga, 'di ba, ito ay 3. And then yung baba niya, ito ay 3. And then etong baba is 6 meters. Ngayon, ito yung ating Y. Tapos yung base niya, so this is 4. So Y is to 4 is equals to 3. Over 6. So, by ratio and proportion. Pacheck naman kung ano yung Y. 2 nga ba? Opo. Ayan. So, 2 meters ka. So, may kulang pa pala tayo dito. Very good. Nakita. So, you need to multiply this by 2. So, ipot ko lang to. So, JI. So, multiply by 2 pa. So, ano yung magiging sagot natin dito? So, naka-divide 2 lang siguro. So, naka-divide 2 nga lang. So, 12. Ayan. Okay? Ayan. So, may tanong ba regarding this example? Okay, so, wala naman. Next example. Ayan. So for the next example, compute the forces in member C, D, and JK given that yung P mo is equals to 3,000 pound and yung Q is equals to 1,000 pound. Okay, so i-transfer na natin dito yung mga load. So ito is 3,000. Yung Q, so gawin ko na lang itong 1,000. 1,000. And 1,000 pound. So, ang hinahanap is yung mga forces doon sa member CD and JK. Ayan. So guys, paano natin makocompute yung CD and yung JK? Tingnan mabuti. Ilang example pa ito?
Apat. Sige. Okay lang naman siguro kung umabot tayo ng 10, ano? Kaya naman isa na yung sa puyatan. Netflix kayo na pagpuyat kayo. Are pag up. Kung naman hindi bayad din eh. So, i-discuss ko na ha. So guys, ang section kasi, hindi naman necessary kapag nagsa-section ka, tuwid lang lagi yung cut mo. Ano? Wala naman sinabing cut lang, yung tuwid lang ang cut na pwede mong gawin kapag nagsa-section. So dito, pwede kang yung humihilis yung iyong section. Or para sa example na to, ganito yung section na gagawin natin. Ano? Para masolve yung CD and JK. So ang gagawin ko, ikakat ko siya dito, sigaganyan ko, sigaganyan ko, sigaganyan ko. Ano? Yan yung magiging section 1 natin. And then para hindi na ako mag-compute ng reaction, ay ko consider ko is yung upper portion. So, iano ko lang to ha. Snipping tool ko lang. Para hindi na natin i-drawing. Naku, patay. Hindi pala pa. Ayun, yan. Wait lang ha. Ayan. Apple space. Ayan. So na yung mark. Okay. So ito yung mga napuntol nating members. Ano? So meron ako ditong CD. Ano pa naputol? Ito meron ako CG. So again, in-assume ko muna siya in ano ha? In tension lahat. So CG. Tapos ito, meron ako ditong JG. And then, meron ako dito na KG. Ayan. Ayan. So, anong gagawin ko? Para may ma-compute ako. Again, ang hinahanap lang is si CD at saka si JK. Ah, JK pala yan. JK or KG, wala namang problema kung magkapalit yung unang letter. JK. Ayan. So, ano yung gagawin ko para may ma-compute ako dyan? Moment at C po. Okay. So, it's either mag-moment ka kay C or kay J para may mahanap ka ng isang value. Kapag nag-moment ka kay C, makukuha mo si JK. Kapag nag-moment ka kay J, makukuha mo si CD. Pero saan kaya dyan mas maganda mag-moment? Para mas kakaunti yung consider nating force. Sa C or sa J? Sa C po. Okay, mas maganda sa C. Kasi ilan agad yung mamamatay sa C? So, isa, dalawa, tatlo, tsaka yung 3,000. So, mas maganda sa C. Para ito lang yung iikot. Itong dalawang 1,000 at tsaka itong JK. So, moment ako kay C. Equals to 0. So, we have JK. Multiply by distance of 4. Is equals, again, lagyan mo lang dito para hindi ka nalilito. Counterclockwise ang positive. So, ang iikot, ito. Yung 1,000 muna, itong nasa ibabaw niya. So, 1,000. So, ano yung distance na to? That is 3. And then, yung isang 1,000, so plus 1,000. And then, times the distance of 6. So, what is JK? £2,250. So, positive daw. So, that is in tension. Okay. So, meron na tayong JK. How about CD? Paano ko naman masu-compute si CD? Para mas madali. Summation of forces x y. Y na lang, ano? Para makuha natin yung CD. So, assuming downward forces as positive, take summation of forces y equals to 0. So, we have CD is equals to, so lahat sa kabila, pataas is positive. Kaso nga lang, lahat sila ay pababa. So, negative 3,000. Tapos, minus JK. So, ilan yan? Negative 5,250? Diba? Apo. Or that is 5,250 pound.
So instead ng tension, that should be in compression. Okay? Ayan. So mukhang mahirap to sa ano, no? Kasi kung magme-method of joint ka, naalala ko, ito pinag-exam din sa amin. So nakailang ikot na ako ng ano, wala talaga ako na-solve kahit mag-method of joint. Kasi parang hindi talaga siya masosolve eh. Section lang. Tapos kung hindi mo alam yung gantong gayat, eh hindi mo rin masosolve talaga. Ayan. Alright, so next problem. Ayan. So guys, hindi ko na to kukumpletuhin ha. Maggawa na lang tayo ng isa, ng siguro dalawa tatlong equation hanggang sa may ma-solve tayong mga members. Ito naman kasi, yung unang dalawang step lang ang mahirap. Kasi kung hindi mo siya i-analyze ng ano, hindi mo siya masosolve. Okay? So, determine the forces in each member. Ayun nga, kaya na lang bahala mag-solve ng lahat ng member. Ang isosolve ko na lang is yung ilan, tapos kaya na lang magtuloy. Ano? So, assuming na yung mga load mo is given by P, walang binigay na value, tapos yung mga distance is in terms of L. So, in short, ang sagot natin dyan, the force, may makikita ang value ng P. Kasi in terms of P siya. Okay? Pero identify pa rin natin if tension or compression yung mga forces. So, again, the initial step is to compute for the reaction. Pero kung matitinin mo ulit, symmetrical naman yan. Therefore, we could say na yung reaction mo dito, wala namang going to the X. So, puro Y lang yan. So, yung AY ko is just equals to P. And also for DY. Is equals to P. Okay. So, ano ba yung una natin gagawin dyan? Saan tayo mag-joint? Method of joint kasi yan. Hindi mo siya pwedeng isolve using method of section. So guys, may pin connection lang ha. Hindi ibig sabihin na nag-overlap siya dito, eh magiging joint yan. Ano? Kasi wala kong izuzo mo yan. Wala ka naman kasi ng itang tuldok o wala ka ng itang pin or tonilyo na nag-connect sa mga member. So, ang ibig sabihin yan, naka-overlap lang yan. Kumbaga wala siyang nagdugsong doon sa dalawa na ano, na pin. Kumbaga magkapatong lang. Walang naging connection doon. Ano? So, saan tayo dyan una magko-consider ng joint para may mahanap ng member? So, ano nga yung rule natin? Kapag nagko-consider ng joint, dapat dalawa lang yung unknowns. Pero dito sa example na to, pwede mo siyang i-violate. Kasi, kapag gumawa ng isang equation, may mapapalabas ka kaagad. And then, tsaka ka na lang mag-transfer sa ibang joint. So, saan tayo dyan uuna? Okay. So, ang unang joint na i-consider mo dyan is either kay joint E or joint F. Ano? So, ilang members yan? Di ba tatlo? Pero kapag nag-summation of forces, ano ka? Di ba may mahanap ka? Anong forces ang una mong gagawin para may mahanap ka? For example, lanayin ko yung joint E. Anong equation yung una kong gagawin para may mahanap agad akong isang unknown? So, sa joint E, di ba ito? Meron akong P. Tapos may member ako dito, sabihin ko ito AE. Ito EF. Sabihin ko ito as EC. Ano yung una kong equation na gagawin para may mahanap agad ako? Summation X. Pag X, wala. Tatlo yung X mo eh. E, E, F, E, C. FY. Kasi yung FY, ito lang P, tsaka yung EC. Mahahanap mo agad si EC in terms of P. Pero, kailangan natin mahanap is yung slope nito. Ano yung slope na yan? So, kung titingnan mo yung figure, di ba naka-form ka ng triangle? Ano to? Di ba L over 3? Ito, L over 3 din. Therefore, itong slope nito, ni EC, is, ano na sila? Divisible by 1/3 lang din. Or 1/1 square root of 2. Okay? Ayan. So, 1/1 square root of 2. So, kapag nag-summation of forces Y ka, makukuha mo agad si EC in terms of P. So, EC times 1 over square root of 2 is equals to P. Or yung EC mo,
is just equals to square root of 2. Hindi, labas ko yung p. Baka kasi pumasok doon sa square root, eh iba yung sagot na lalabas. P square root of 2. Okay, so that is in tension. Wala naman sinabi na. Okay, so most probably, yung e, yung BF mo, eh ganun din. Kasi nangyari lang, kumbaga na mirror lang, same equation yung gagawin mo. Summation of forces y, eh nasa kabila lang. Ano? So kahit mag-join ka dito, again, pareho lang naman yung lalabas sa EC. So therefore, yung EC and FB is same lang. Okay? And then after that, kahit mag-summation of forces x ka, wala pa rin mahanap dito. Kung same join pa rin yung i-consider mo kasi AE and EF is still unknown. So after mo kay joint E, kahit hindi ka pa taupos, kahit kay joint E or kay joint F, kahit hindi ka pa tapos dyan, lumipat ka na doon sa kabilang joint. Anong joint yung sunod natin i-consider kung may value na tayo ng AC and BF? Saan joint kaya? C. Tama, C or B. Okay? Kasi sa joint C, sige, unahin na lang natin yung joint C. So at joint C, kapag nagawa ka ng X and Y, so di ba may value ka na ng EC? So lagyan natin to. So tension yung EC, di ba? So ito ah. Ito ako gumawa ng X and Y. So si EC is tension nga na ang value is P square root of 2. Na ang slope niya is 1, 1 square root of 2. So 1, 1 na lang. And then aside from that, ano pa yung naakapit sa C, di ba meron akong CD? So sabihin ko na lang kung wari muna na compression yan. So ito si CD. Kaso nga lang, kailangan natin makuha yung slope ni CD. So ano yung slope nito? So di ba ito, L over 3. Ito L over 3. So ito 1 is to 1 lang din. So 1 is to 1 square root of 2. And then, ito yung kailangan natin makuha. Itong slope ni AC. Or para dito sa triangle na to. So paano makukuha yan? Diba ito 1 over 3? Tapos ito, dalawang 1 over 3. Kumbaga itong triangle na ito, ang i-consider, ha? Ayan. Yan triangle na yan. So, i-isolate ko, ha? Para makita nyo kung... Ayan. Ito si AC. So, sabi nga, ito, L over 3. Tapos ito, ilan to? 2. Diba? Dalawang L over 3. Or magiging 2/3 ng L. Okay? So, anong nangyari, ano? Diba, since divisible sila by 1/3, pwede ito, cancelin mo na. And yung L, pwede mong cancelin. Or ito, naging 1 is to 2, tapos ito, square root of 5. Okay? Gets yun? Or yung slope nito is 1 is to 2, and then square root of 5. Okay? So, yan yung AC. So, sabihin na lang natin, nag-a-assume lang naman tayo. Pasang kaya. Sabihin ko na lang na compression din. Ano, hindi ko rin kasi masabi kasi mga walang value eh. Ayan. So, that is AC with a slope of... Mm-hmm. 1 is to 2 and then square root of 5. And then dito nga si CD is 1, 1 square root of 2. Okay? So anong gagawin dyan para mahanap yung AC and CD? So mangyayari dyan, 2 equation, 2 unknown. Okay? So ang gagawin ko na lang, yung AC ang mauuna sa equation. Kumbaga, sa form na AX plus BY is equals to C, yung AX is yung AC. And then yung BY is itong si CD. So ang unahin ko, is yung upward, assuming upward forces as positive, take summation of forces y. So, ganitong form yung gagawin ko, ha? So, magkatabi sila dapat ni CD. So, AC, and then para makuha yung y component, so 1 over square root of 2. And then, since yung CD ko is pataas din, so pareho silang nasa kabilang side, nasa left side, ha? Kasi ganito yung hinahabol kong form. So, plus CD, and then 1, ay, shit. Ito ay hindi square root of 2, ha? Buti nang 8 ako agad. Ito ay AC, AC. Square root of 5 siya dapat. 1 over square root of 5
Pangit kasi ng sulat. Square root of 5 yan. And then yung CD, so 1 is square root of 2. And then since summation of forces y yan, so kasama itong ano ha, kasi nasa baba, pababa yan, so kabilang side is positive yung pababa. So that be will be p square root of 2 times 1 over square root of 2. Okay? So this will be your equation number 1. And then for summation of forces x, so sa AC nga yung magdidikta ng direction. So lahat ng paanan yung magiging positive. Take summation of forces x equals to 0. So that will be AC. So para makuha yung x component niya, so magiging 2 over square root of 5. And then since itong CD mo is papunta na sa aliwa, tapos na sa left side dyan, magiging minus CD times 1 over square root of 2 equals to 0. So this will be your equation number 2. So 2 equation 2 unknown, okay? So guys, wala sa calc yun na P ha. Pero ang gagawin mo, yung P, gawin mo muna ng value ng 1. Or ito, magiging 1 square root of 2 or square root of 2 lang. Okay? Tapos, yung makukuha nating sagot using your calculator, lahat ng lalabas dyan, tsaka natin ngayon, ibabalik yung P. Okay? So guys, papindot naman ito sa calculator. Kung ano yung lalabas sa sagot dyan. Ito, pwede nyo gawin nyo na, ano ha, 1 na lang. Kasi yung P nga, magiging 1 lang yun. Or 1 times 1. So 1 lang. So parang ito na lang yung code nyo. Sige, papindot muna. 0.7454 po. 7454. Positive or negative? Positive po. And yung CD? 0.9428 po. Positive din. Okay, so galing. Sumaktong tama yung ano natin. Okay. So ibig sabihin, may value na tayo nito. Itong AC and ito. So guys, kapag nag-joint B ka, so kung ano naman yung nakuha nating value dito, ayun din yung magiging ano natin. Kumbaga yung BD mo is kung ano yung value ni AC mo lang. Okay? And yung CD mo naman, eh same value lang din naman ni AB. Okay? So since may mga value na yan, ang pwede mo naman sunod na gawin, talon ka dito sa joint A or joint D para makuha si AE at saka si FD. And then after mo makuha yan, mag-join ka na lang kay E or kay F para naman makuha yung value ng member na EF. So kaya lang bahala dito ha. Ano? So again, ang sunod nyo na lang gagawin is ito ha. It's either dito, yung next step ha, dito or dito sa joint D. And then after nyan, it's either kay joint E ka or kay joint F para naman makuha yung member na EF. Okay? So ayun ang bahala dyan. Ano? Any question about this problem? Wala naman. Or gusto nyo isolve na natin? Kaunti na naman. Diretso na. O kaya nyo na yan. Diretso? Yes po. Diretso lang po. Sige, sige. Okay. Mag-joint ano na lang ako ha, A. Kasi yung makukuha nating value ni AE, eh siya rin magiging value ni FE. Okay? So, at joint A. So, drawing lang natin yan. So, meron tayong AY na P. Tapos yung AB, nasaan ka AB? Ah, hindi. Ang AB nga ba, ang AB nga pala equals din sa CD. So, lagyan pala natin dito ng ano. So, pareho silang compression. No? Compression. And then yung AC, nasaan ka? Ano pa ito? AC. Ang AC ay equals lang din sa BD. Ayan. So, balik tayo dito. So, we have AB. AB is compression.
na may value na 0.9428p. And then ang slope niya is pareho ng CD. So 1-1 square root of 2. So 1-1. And then we have AC. Yes, may nagtaas ba ng amay? Yes, Miss Julian. Sir, excuse po, regarding lang po sa x component nitong nag-summation po tayo ng f of x, sadya pong nawala na po yung value ng p po sa x component po. Oof, luhada. Tama siya. Kasi itong p square root of 2 is may x component din. Ano? So, sorry. Balikan natin ito. Very good. At least may nakakapansin. Kumain na ba kayo? Buti kayo kumain na. Balikan natin ito. May x component rin to, ha? Ha! So, ang aking pakanan ang positive. So, sa kabilang side, eh, yung pakaliwa ang positive. So, ito is positive sa kabilang side. So, magiging p square root of 2, then multiply by 1 over square root of 2. Tama ba? Equation. Check ko lang din yung y. Okay, tama na ito. So, pa-recompute ako nito. Very good. Listang ita. 1.4907 po. 1.4907. Positive? Opo. Tapos yung A, B, and C, D? 0.4714. Taka lang, may nag-o-overlap yun. 4714. 4714. Ayan. So, AB. So, ito mapapalitan ng sagot. Ito. Teka. AB. So, ito is 0.4714. Tapos, si AC, compression din. AC. So, ito ay 1.4907p ng slope is 1.2. And then, ang hinahanap is si AE. So, since parehong papunta sa kaliwa ang x component niyan, so ito is magiging paanan. So, yan yung AE. So, anong equation yung gagamitin natin para makuha yung AE? Summation of forces. X po. Yan. So, our AE is just equals to, eto na yun natin to, 0.4714 of P times 1 over square root of 2 and then plus 1.4907p, so x component, so 2 over square root of 5. Patayin ko na tong ilaw, hat na asulo. Ano yung equals yan? 1.6667p. So that is in tension. So, kung ano yung value ni AE, eh siyang value rin ni FD. Naka-mirror lang. Okay, so ano lang ang walang value? Si EF. So, para naman doon sa EF, eh mag-join in na lang tayo. Saan pa ba pwede? Dito na lang sa taas, ha? So, joint E. So, gawa ko ulit ng
x and y. Magyan ko na lang ng partition to. So, ano yung mga forces nandyan sa joint E? So, we have EAE na tension na 1.6667 of P. And then we have EC or CE na P square root of 2 na tension. EC. Pag may napansin kayo maliha, i-ano nyo agad. Pero thank you doon sa mga nag-ano. Tapos, we have EF. So, pasang kaya si EF? Anong square root of 2? Para lang malaman ko kung saan yung direction niya. Ano yung decimal value ni square root of 2? 1.4142. 1.41. So, most probably pa ganito si EF. Ayan. So, paano makuha si EF? Oops! Baka pala makalimutan. Pero hindi naman pala makaka-apekto itong P. Kasi magsa-summation of forces, X tayo. So, para makuha yung Fx, so that is EF. Tulad sa baba. So, EF is equals to 1.6667 of P. And then minus 1 over square root of 2 times P square root of 2. Tama ba? So, cancel na to. Or yung EF natin is just equals to 0.6667 of P, which is in tension. Okay? So, ayan. So, nasolve na natin lahat ng mga members sa bawat join in terms of P. So, just in case nalagyan niya ng value, halimbawa 1,000, so, i-multiply mo lang lahat ng sagot ng 1,000 para mahanap yung exact value. Okay, so, let's proceed with the next problem. Ayan. So, pin-connected frames naman tayo. So again, ang analysis ng pin-connected frame is i-isolate mo lang lahat ng mga members pag hiwa-hiwalayin mo in short and then tsaka ka mag-gawa ng mga equation to solve for the unknowns. Ano? So, pero ang gawin muna natin is i-determine natin yung or assume natin yung mga direction ng reaction. So ito, ang gagawin ko, yung AY ko will be directed downward. Ano? Kasi hindi naman siya pwedeng maging upward kasi parang mangyayari, itutulak niya pa yon kasabay ng 1,000. So parang goal natin dito is pigilan yung 1,000 na mag-turn in clockwise direction. So this will be AY. And then kapag mag-summation ng forces Y ka, kung pababa to, so itong DY mo is pataas. Tapos yung X, ang gagawin ko na lang muna, i-isolate natin siguro bago natin i-analyze yung direction ng ano. Mm-hmm. Ayan. Tapos, eto. So, meron nga dito na pababa. And then dito, pataas na dy. At saka, ay. So, kung pababa dito, therefore, yung connection niya dito sa C is pataas. Cy. So, dito, pag dinugsong siya dito, so, ang pataas dito, therefore dito, magiging pababa si CY. And then dito, meron akong 1,000 pound sa B. So, kung papunta yan sa kanan, so itong DX ko should be leftward. And then yung CX ko, so I'm assuming na malaki sobra yung 1,000, so dapat tumulak ito pakaliwa. So, that is CX. And then kung paaliwa dito si CX, dito si CX ay pakanan. So kung pakanan dito, therefore dito, magiging paaliwa si AX. Ayan. So, para nakagawa tayo ng tatlong free body diagram, di ba? So ito is free body diagram for AC. And then itong isa is free body diagram for
BCD. So the first equation na gagawin ko, so ilatag ko lang din dito yung AX. And si DX, sabihin ko na dito si DX. So ang unang equation na gagawin natin is, consider muna natin yung whole free body diagram or yung buo. Ano? So mag-moment ako kay A para makuha ko yung value ni dy. So considering the whole free body diagram. So I will take summation ng moment at A considering counterclockwise moment as positive. What's this here? So we have dy 10 times 4 is equals to 1,000 and then yung distance niya which is 4.5. So what is the answer for dy po? Hello? One, one, two, five. And yung AY ko, para naman makuha yung AY. So just take summation of forces Y. Considering the whole diagram again. So AY is just equals to DY na 1125 pound. Okay, so lagyan lang natin ng tanda na okay na ito. Ayan, so considering AC or free body diagram BCD. So yung CY ma-compute na rin natin, ha, no? Na kapag nag-summation of ano tayo, dito na lang sa gilid. So considering AC or BCD, yung CY ko, kapag nag-summation of forces Y tayo, CY will be just equals lang sa AY. Okay? AY or DY din, no? Ayan. Which is equals to 1125. Okay, so next, paano naman natin ma-compute yung CX? Oh, madali lang pala ito, no? So, ang hinahanap lang is yung, pati pala support. CX, paano naman natin ma-compute yung CX or DX? Anong gagawin natin? Or even AX, ma-compute rin naman siya. Moments di, sir. Moment D, oo. Kapag na-consider tayo ng free body diagram BCD, ma-compute natin yung ano. And even dito sa AC. So gawin na lang natin, ito na lang sa BCD. Ano? So BCD. Moment tayo sa D. Equals to 0. So para ma-compute yung CX. So CX times the distance of 3 is equals to 1,000. And then yung distance niya, which is 4.5. So what will be the value of CX? 1,500. So that is in pounds. So lagyan lang natin ng okay na. Ayun, so yung AX ko, considering this diagram, so AX is just equals to CX, or that is 1,500. And considering BCD naman, so yung DX ko is just equals to CX na 1,500. Ah, sorry. Inassume ko na papunta sa ano, yung positive. So that is 1,000 and then minus CX. Ah, mali ako ng assume pala sa DX. Ano? So yung DX ko is negative 500 or that is 500 pero
going in this direction. So gawin mo lang dun, i-correct mo na lang yung direction nito. Gawin natin siya na paanan. Ano? Ayan. Okay, so since meron na tayong mga ano, ayun lang naman ang hinahanap. Yung mga forces sa support and do sa pin at C. So ito yung AX and CX. Ito yung AY. And then ito yung DY. And yung CY, ito siya. If you want to solve for the yung parang resultant kapag pinagsama, di by Pythagorean theorem lang din naman. Ano pa ba nila? Ito, dx. Okay, so madali lang naman itong first example for pin. Ayan, next. So for the frame shown, determine the magnitude of the pin reaction at B. So neglect the weight of the frame. So ganun lang ulit, dito lang naman nagkano ng pin connection. Or kapag gumawa ka ng, ginawa mo ng mga free body diagram, ito lang naman yung makikita mo dyan. So meron akong uniformly varying load dito, triangular load, na 12 kilonewton per meter. So assume ko na lang na since pin yan, sabihin ko to na pataas, tsaka pa ganito. AX and AY. And para dito, so sabihin ko to na si CX and then ito si CY. So meron ako ditong pataas na AY and then meron ako ditong AX. Tapos ito yung point B ko. So kung pataas dito, so assume ko dito na pababa. And then so sabihin ko na mas malaki ito, yung maproproduce na ano niya. So ito magiging BX natin. Okay, so kapag kinonect mo yung kabila, ito. So ito yung magiging BX natin. And then pataas yung BY. Ayun. May isa ako ditong magiging incorrect yung assumption. Pero anyway, okay lang naman yan. Nag-a-assume lang naman tayo. So this is 15 kilonewton per meter. And then ito yung CX. And then ito yung CY. So this is 2 meters. So ito is 3 meter. And then this one is 1.8. meter. Okay, so ano ba ang kailangan nating unang gawin dyan? So siguro ang i-consider muna nating free body diagram. So ito is free body diagram AB and this one free body diagram BC. So hindi naman tayo hindi pa naman tayo pwede mag-consider full diagram kasi dalawa, CX and CY yung wala. So I think it's better if mag-free body diagram BC muna tayo. Ano? So the first equation magagaling sa consider free body diagram BC. Okay? So it's either mag-moment ka kay point B para makuha yung CX or mag-moment ka dito kay point C para makuha yung BX. So ang gawin ko na lang, dito ako mag-moment sa C. Ano? Para makuha yung BX. So when you take summation ng moment at point C equals to 0. So we will have BX and then multiply by 1.8. So ito, magiging concentrated load na siya. Ayan. So kunin muna natin yung equivalent concentrated load nito. So that will be 1/2 or area lang ng triangle na yan, 15 times 1.8. And yung moment arm niya, ito, yung distance niya away from C. So coming from the highest point, diba, ito yung magiging 1/3 lang ng 1.8. Okay, and then sa kabila,
So ito, area lang po ng triangle or 1 half of 3 times 12. And then yung distance natin dyan, so that is just 1 third of 3, which is equals lang sa 1. Ano? So balik tayo dito. So equals lang sa 1 half of 15 times 1.8 and then multiply by 1 third of 1.8. Ano po yung sagot dito sa BX? 4.5 po. Okay, thank you. 4.5 kilonewton. And then para makuha yung C sub X, so considering the same free body diagram, magsasummation of forces X tayo. So assuming in this direction as positive, take summation of forces X equals to 0. So C sub X is equals lang sa force na to, yung 1 half ng 15 times 1.8 and then minus yung BX natin o minus 4.5. So that is equals to what? 9 po. 9 kilo. Okay, so markahan mo lang ito. So C sub X, B sub X, B sub X. Okay, so next, ano yung sunod na equation na gagawin natin? So pwede tayo pwede tayo mag-consider the whole free body diagram since may value na tayo na CX. Mag-moment tayo sa A. Okay? Para makuha yung C sub Y. Ano? So yun na lang siguro ang gawin natin. Kasi ang hinahanap lang naman, pin reaction sa B. So BY na lang ang kulang natin. And then once na may nakuha tayong value na C sub Y, balik tayo dito sa free body diagram BC. So mag-summation of forces Y lang tayo. So kuha na natin yung value ng BY. Ano? So ito ulit. Considering the whole free body diagram, magmo-moment ako kay A. So considering the whole FBD. Assuming counterclockwise moment as positive, take summation of moment at A equals to 0. So we have CY multiply by the distance of 2. And then lagay mo na agad ng equals. Ano? So again, ito, magkaaroon dyan ng concentrated. Ito na nga yun. So ano na produce yung moment? So clockwise, therefore positive sa abilang side. Or that is 1 half of 3 and then times 12 and then multiply by the distance of 1 third of 3. And then what else? Isunod muna natin ito na. Yung convert nito na ano. So kapag nag-moment ka kay point A, so anong moment ang na-produce niya? Counterclockwise, eh nasa kabilang side ka ng equation. Therefore, minus 1 half of 15 times 1.8 and then yung distance niya, take note of this ha. Ito yung kailangan nating distance. Ano? Na kung saan, ito nga, itong distance na to, so that is 1 third of 1.8. And itong distance na to, paano yung makukuha? So just take the difference, kasi nga, alam natin na ito ay 3, and ito ay 1.8. So pag subtract mo lang yan, 3 minus 1.8, that is ilan? 2.2? 1.2. Ah, sorry, 1.2. Mahina tayo sa simple addition at ano eh. 1.2. So 1.2. So ang distance nito is 1.2 plus 1 third of 1.8. Okay? Pero hindi pa tayo tapos ha. Teka, balik tayo dito. Moment kay A. So ito okay na. Ito okay na. So alin pa ang hindi na isasama? Itong C sub X. Okay? Na kung saan, ang moment na magproduce niya from A is also clockwise. So magiging plus yung C sub X, where are you C sub X? Yung 9
And then yung distance niya, which is this distance, or that is also 1.2. Okay, ito ha. That is 1.2. Ayan. So, paipindot naman ito sa LQ. So, what will be the value of our CY? Two point two five. So positive naman. Opo. So 2.25 kilonewton. So since pareho ko itong pataas na na-assume, dapat pala itong BY ko, in-assume ko siya dito na downward. Ano? And then dito, so magiging upward siya. Pero anyway, kapag nag-summation of forces y ka naman, since dalawang force lang yan na going in the y direction, so yung by ko is just equals lang sa cy. Okay? So answer natin is ito lang. At saka, nasan ka bx? Ito. 4.5 and 2.25. Okay? So pa-check naman, baka may mali ulit tayo na ano. Pero I think wala naman. Alright, so last problem. So ano lang ha, please bear with me. Malay nyo, may lumabas sila sa finals. Hindi ko naman sinasabing meron, pero baka lang. So, neglecting the weight of the members, determine the forces acting on the cylinder at A and B. Okay, so ganun lang ulit. Paghiwa-hiwalayin mo lang yung mga yan. So, drawing lang tayo dito ng bilog. So, ito yung point A. So, meron ako ditong force na 20 pound. Saan nga yung direction nito? So, ito. Sabihin ko na pa ganyan yung AY ko. And then AX. Alam, mag-assume. Assume na lang tayo. AX. Tapos ito. Sabihin ko na pa ganyan si BX. And si BY, ayan. Natin pataas din para tulungan niya yung ano. Tapos yung kadugsong niya, eto. So kung pataas dito si BY, pababa dito. And then kung papunta siya sa kanan, papunta sa kaliwa dito. So dito, eto dapat ay pataas CY and then CX is pa ganito. Ayan. So, ano bang hinahanap? Forces acting at A and B. Okay, so the first thing na siguro gawin natin dito. Ito is FBD AB. And then ito, FBD BC. So, ang unahin natin, considering free body diagram AB. Ayan. So, mag-moment tayo sa point B. Ano? Para makuha natin yung AY. So, when you take summation ng moment at point B equals to 0. So, AY times the distance of 2. So, that is equals lang sa 20 pound. And then, yung distance niya away from B. So, kung ito ay 2.5 yung radius, therefore, ito, 2.5 lang din. Or yung distance niya is 2 plus 2.5. So what will be the value of your AY? Forty-five. Okay? Ano ba yan? Ano, a pound. So, LB. And then next, since 45 yan, considering free body diagram AB lang din, mag-summation of forces Y naman tayo. Take summation of forces y equals to 0. So we have by is equals, so lahat ng pababa sa kabilang positive, so 20. Ayun, mali pala ako ng assume dun. And then minus 45. So yung by ko is negative 25. Ano? So dapat pala, ito is pababa dito. Ano? So pababa siya. So, kung pababa dito, ito, magiging pataas.
Okay? And then, ano yung may value na tayo? So, AY and BY. So, so i-correct ko na lang din to kasi kita ko pa lang kapag nag-free body diagram BC ako. Dapat ito pala. In-assume ko na pakanan dito. And then dito, magiging pakaliwa. So, hindi naman ito pwedeng pakaliwa din. So, ito, supposedly paanan. Yung AX. Ayan, kinore ko na siya ha. Kasi nung inanalyze ko, kapag na-consider free body diagram BC ako, yung BX ko is dapat pa ganito. Ano? So, next, considering free body diagram BC, so assuming clockwise direction as positive, I will take summation ng moment naman kay C para makuha si BX, or that is BX times yung distance niya away from C. So that is 3.5. And then that is equals lang sa BY na 25. This is downward. So pataas dito. So that is 25. And then times yung distance niya na ito, which is 2. So what will be the value of BX?13.2857. Okay, so lagyan lang natin ng tanda. Na okay na. So ang wala na lang is C, AX. Pero kapag nag-summation of forces X ka, considering free body diagram AB, we could say na yung AX ko is just equal sa BX, or yung AX ko is just also equals to 14.2857 pound. Ayan. So, BY at saka C, AY. Ayan yung mga sagot for our last problem. Okay, so wait lang ha. So guys, again, as I've said, may